Sa isang nakababahalang revelasyon, ipinahayag ng kilalang abogado na si Attorney Trixie ang kanyang saloobin tungkol sa pangulo. Sinasabing sa loob ng 2 taon ng kanyang pamumuno, walang nakikitang kongkretong pagbabago sa bansa. Sa kanyang mga online na pahayag, binatikos niya ang pangulo at sinabi na tila wala itong naiambag sa unang 6 na buwan ng kanyang termino. At ngayon, sa malapit nang matapos ang 2nd taon, wala pa rin umanong makabuluhang pagbabago sa bansa. Ipinunto rin niya ang mga leisure activities ng pangulo tulad ng pagdalo sa mga concert at party na nagdudulot ng pagdududa sa kanyang dedikasyon sa pamumuno at pagtugon sa mga pangangailangan ng bansa. Ang mga ganitong pahayag ay nagdadala ng malaking tanong sa isipan ng mga mamamayan hinggil sa integridad at kakayahan ng kanilang pinuno. Mataas ang antas ng kritisismo at pagtatanong sa mga hakbang ng administrasyon at lumalabas ang pangangailangan para sa mas malinaw na hakbang at resulta upang mapanatili ang tiwala at suporta ng mamamayan. Well, isang nga itong balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Because we give them that power and they are in power simply because we allow them to take power. So the least that they can do for us is listen. Yes, attorney, so you are a student of history, yeah? You are a student of history, and I strive to be one as well. So what happens to an administration that turns a deaf ear on its people? Pag, kasi mukhang ayaw nila ng batikos, mukhang bawal yon, no? At mukha bang may papayag dito? Wala namang papayag doon kasi demokrasya tayo, no? So what will happen to an administration where they do not listen to the people? Diba, we mentioned earlier on that the Freedom of Speech acts as a pressure valve. Without that pressure valve, if you oppress or you suppress the freedom of speech, pressures build up. And what happens at the end of that? Diba, there is social unrest. We're lucky if it's just unrest. Yeah. But then eventually these things could zoom towards something else. And we know we are, you know, we are no strangers to changes in government. We've had in the past, 40 years, we've had 2. And then, but in the beginnings of our government come from a revolution. A revolution also brought about by increasing societal pressures. So he should take a page from previous rulers, those who have turned a deaf ear, particularly to concerns about lifestyle. Correct. Diba? Yes, hindi, it's not something that we should treat frivolously. The removal of 2 presidents were due to the to what people would see as excesses in lifestyle. So maybe he should, it would be a good idea for any leader to remember this. Yeah, correct. Claro. Attorney Trixie, before pa ako magpapatuloy, ipapasa muna kita kay Brother Franco. Very good points that you raised. Political authority can only become strong if it is founded on moral ascendancy where people put trust and confidence. Yes, sa akin naman po, Attorney Trixie, ay may katanungan tayo mula sa ating mga netizens. Isa lang dito po is mula kay Boy George. Ito po, ano na po ba ang direction ngayon ng communications team ng current administration ng bagong Pilipinas? Yes, Attorney Trixie, would you like to comment? Ano po ako din na direction? Kasi hindi marinig ang Presidente, mabuti na nandun ka. You are regularly updating the nation, the public. Now, wala kaming nararamdaman ang taong bayan ng tamang direksyon o tamang paghahayag sa mga mahalagang usapin na nagkakagulo na sa politika at pati sa ating kalagayang pang-ekonomiya, Attorney Trixie. The unusual thing is, yung regular press briefings at saka yung the way we handled communications before was a policy set by this president.
na yung 2 to 3 times na press briefings, pag disasters, within 2 hours, the media must be informed and the people must be informed of what is going on. Yes. When there is an issue, within so many hours, ina-address na dapat yan. Tama. Even if it is to say, we're looking into this, you must address it. Tell them that government is on the ball. We are doing something. It wasn't perfect, but at least we would be responsive. And it was the president himself who dictated that. The second policy was that government must speak with one voice. And so that we would look to the leader, Mr. President, these are the issues coming that are at the forefront today. So which ones do we address immediately and which ones are still under investigation? Then he would point that out. So this was regular. We are not seeing that today. Wala yan ngayon. Ang masakit niyan is merong this huge, this lavish. I'm sorry to use the word. I don't like adjectives, but there's no way to express this. This lavish launch of Bagong Pilipinas. Yeah, lavish which talaga. Which is touted to be a branding campaign. Seriously, why does government need a branding campaign? Government is government. We are complete in the branding. We have the symbol. We have the national anthem. We have the flag. We have the seals of the various offices. Why do we need brands? Why do we need new logos? Yes. Why do we need videos? Seriously. And then what the need to declare to the people that we now have a Philippine Development Plan, which, by the way, was already launched last year. Right. So what's that all about? Even in articulating his speech that they are now moving towards a new Philippines, he did not explain how we get from this point to the new Philippines. But he also did not explain why it took a year for the Philippine Development Plan to finally be a part of the government. Tama. It's not part of the plans. Ha? Remember that Bagong Pilipinas was launched after the budget had been passed. Which means whatever is in the Philippine Development Plan, once again, may not have made it completely into next year's budget, into this year's budget. Claro. Diba? Binigyan ng importansya yan. Binigyan nila ng launch. So, anong sinasabi nito? Ito pa. Ni-require nila government, mga kawanin ng gobyerno na umatin. Pakasayang sa oras. Siyempre, babayaran mo yun. OT yan. Yeah. Hindi naman yan yung regular hours ng ating mga kawani. Attorney Trixie, excuse me, kasi ginawang mandatory. But we have to ask you, Attorney Trixie, no? Maliban doon sa magandang pagpupuna mo sa rebranding na very unnecessary, lavishly, scandalously unnecessary, pinunduhan ng pundo ng kaba ng bayan, may gusto kaming i-direktang tanong po sa inyo, Attorney Trixie, sapagkat una po, bago kayo makilala, bilang isang social media personality and social media influencer, kayo po ay abogado by profession and by training. Attorney Trixie, yes. Very obvious na ang NTC or National Telecommunications Commission, ang MTRCB, ay gumawa ng mga lagpas sa kanilang kapangyarihan at mandato na mga akto equivalent to direct and scandalous oppressive acts of abuse of power. And yet, these are agencies of government which are under the office of the president, Attorney Trixie. Ang tinutumbok natin dito, ang indefinite suspension, ang questionable na paulit-ulit na pag-suspend, pagpuna, na ang pressure point na kanilang binabanggit ay nanggagaling sa House of Representatives. Hindi po man lamang nagpahayag ang Pangulo ng Bansa or even ang kanyang mga cabinet secretaries to clarify if this is also the policy of the president involving the 2 agencies under his office, MTRCB and NTC. Bilang abogado at mamamahayag, your reaction to those scandalous abuse and overreach of power ng mga ahensyang ito, Attorney Trixie. Number one was, one of the guarantees din ng ating saligang batas ay yung karapatan natin to due process. Ibig sabihin, di ba, no person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Correct. And a franchise is property. Yes. So, once na-grant yan, bago yan tanggalin, kailangan may proseso. Sinasabi ng saligang batas, due process. Meaning,
it is owed to us. It is owed because there's a guarantee sa saligang batas at naka-define pa rin sa batas kung ano yung mga proseso na yon. Isa dun sa mga requirements ng due process is a fair and impartial judge. So, nasaan yung fairness and impartiality kapag ang mga ahensya nagre-react lamang sa rekomendasyon ng legislatura, ng Kongreso, tapos hindi na sila nakikinig sa ebidensya. Yun. Hindi na sila nagbibigay ng nararapat na proseso at saka ang bilis, lalong-lalo na ang NTC. Medyo kinabahan ako kasi dito nakikita ninyo na uy, pwede pala yung preventive suspension na wala ding ring. Kasi kahit ang suspension ay preventive, and oh by the way, nangyayari usually ang preventive suspension sa mga administrative cases, sa mga kawanin ng gobyerno, para malayo sila sa ebidensya, hindi sila mag-tamper with witnesses. Tama. Dito, inipo, siguro preventive suspension because they're preventing further damage. Pero even a preventive suspension requires a hearing. Dito, preventive suspension, tapos hearing. Saan po ang process doon? So, diba? Although preventive suspension is not penal in nature, it appears to be penal here. Kasi galit na sila eh. Hindi nararamdaman mo. Where is the fair and impartial judge kung galit kayo? But lipat nyo sa ibang tao, huwag kayo. Correct. And then, huwag nyo unahin yung suspension. Kasi yung preventive suspension in a case for franchises causes immediate damage. If ito ay nasa hukuman, administrative ito, kung ito nasa hukuman, hihingi yung hukuman ng bond. Correct. Para ano? So, ano, attorney? So, attorney, may correct? I think that our country is in grave peril because the very ones who are supposed to uphold the law are themselves the violators of the law. In other words, itong ginagawa ngayon, yung paglabag ng batas natin ay with impunity, garapalan. Am I correct? Yes, at the very least, they are the people we look to to regulate the industry, di ba? Yes. We are the people, we look to them to be fair, to be impartial. Kapag nawala yung impartiality na yun, who do we trust? Wala. Who will the people go to? Yeah. Sila nga yung inatasan yan. Dahil sila yung dapat magpagkakatiwala. Attorney, may I please read, may I just please read the letter of the PMAers? The one that they wrote in defense of me and Eric while we were... and then I'd like you to comment on this. Okay, sabi nila, no, the sacrosanct rights are under attack. We sound the alarm that the freedoms of speech and press, the very lifeblood of our democracy, are under siege. When protectors of truth are persecuted for invoking their legal rights, it is a clarion call for all defenders of liberty to stand in opposition. And it is pa, unwavering support for press freedom. We steadfastly support the full implementation of RA 1148. Any attempt to undermine this law is an attack on the very foundations of our democratic society. Yes, Attorney Trixie, your reaction to that very categorical position ng ating mga patriotic leaders mula sa security sector who graduated from the PMA last December. Ang ilang statement nito. Aware kasi sila na may guarantee dito sa ating saligang batas that the AFP is the protector of the people and of the state. Hmm. Kung ang mga magsulat man are active or not active duty, they at least remember this. Hmm. Ibig sabihin, pag umabot na dun sa punto na ang taong bayan ay namemeligro sa Estado mismo o sa gobyerno na nagre-representa ng Estado, obligasyon ng ating armed forces na protektahan ang tao muna. Yun. Norm, di ba? Ang security sector, as you call it, the AFP is the president, di ba? Is the head, the commander-in-chief. Mm-hmm. And under him are the armed forces. At inherent sa ating saligang batas, ang karapatan ng Estado to protect itself. Yeah. Pero ang saligang batas natin may garantiya. Kahit na namemeligro yung Estado, kung ang danger from the state is directed at the people, the AFP must stand
to protect people. Yeah, that is the unique provision in the Constitution that you pointed out, Attorney Trixie, na ginagarantiyan na ang sovereign protection of the people must be guaranteed by the armed forces. At yan ay dahil may tendency na gamitin ang kapangyarihan at aparatos ng Estado na labagin at abusuhin ang mamamayan. And in between of that, the security sector, the armed forces, must be on the side of the people, on the side of the law, on the side of the Constitution. Tama po ba, Attorney Trixie? May garantiya din at may exhortation, kumbaga, ang ating saligang batas that the AFT must uphold the Constitution. Ayun. And therefore, yung constitutional guarantee to protect the people is also something they must always remember. Ayun. So kung aabot tayo sa punto na ang more of our, I'm saying more ha, because a lot of our rights are already in danger. Pag more of our rights are in danger, and the actual security of the people are now under peril, then they should remember that they have to uphold the Constitution, which guarantees that they must protect the people. Yes. Yan. Attorney Trixie. Thank you. Magaling. Attorney, muli at napakaganda po ng inyong pag-explain at especially galing kung gaano po ka-importante. Attorney Trixie Cruz, mga kaibigan, no? Kasama po dyan si Ka-Eric Celis, at saka si Dr. Lorraine Badoy, at kasama din yung anchor nila na si Brother Franco po. Napakaganda ng kanyang revelasyon patungkol po sa administrasyong Cotein. Ayan. Pasensya na kayo, medyo mahaba-haba yung video dahil kailangan nating marinig, guys, no? Para maintindihan po natin. Sa totoo lang, mga kaibigan, itong si Cotein po, talagang pinagbigyan na siya. Diba? Pinagbigyan na siya eh. Marami na pong insidente, guys, na hindi po, kumbaga, swerte pa nga ni Cotein eh. Dahil, di ba, yung iba pa nga, katulad ni Duterte, mga kaibigan, wala pang isang taon, meron na kagad tayo nakikitang resulta. Di ba, yung umupo si Digong, wala pang isang taon, meron na kagad siyang nagawa. Nakikita mo na kagad yung nagawa ni Digong nun. Pero itong si Cotein, hanggang ngayon, wala pa rin tayong nararamdaman or nakikita na accomplishments. Kaya nga sabi ko nga eh, swerte pa nga siya dahil pinagbigyan siya, guys. Magto 2 years na tayo. Sabi nga ni Attorney Cruz, magto 2 years ka na. Dapat ipakita mo na yung dapat mong ipakita. Ano bang mga accomplishments mo? Ngayon pag nang sona ka, anong sasabihin mo sa sona mo? Puro travel. O, anong resulta ng travel mo? Anong resulta ng pledges? Meron ba? Meron ka bang nakuha sa pledges mo? Pwede mo bang ipakita sa amin yung mga pledges mo kung meron talaga? Nakalatag ba lahat yan? Diba? You have to lay that on the table para makita po ng mga tao, guys, na meron ka talagang accomplishments within itong almost 2 years. Kasi si Tatay Digong po, hindi po natin pwedeng i-deny na wala pang isang taon, marami na po tayong nakikitang resulta. Yan po ay talagang nangyari talaga yan. In fact, naabutan pa ng pandemic yung tatay natin. Diba? Naabutan pa ng pandemic. Partida pa ang ginawa ni Digong eh. Ang hirap ng mundo noon, buong mundo po huminto. Buong mundo na lockdown. Walang lumilipad na eroplano, walang pumapasok na eroplano, walang pera, wala lahat. Lahat ng tao nakakulong. Pero anong ginawa ni Tatay Digong? Na-control pa rin niya ang Pilipinas, na-control niya ang mga tao. Hindi po tayo nagkagulo, guys. Tingnan niyo sa ibang bansa. I-rewind nyo yung mga nangyari. Puntahan nyo yung ibang bansa. Maraming bansa nagkagulo. Maraming bansa nag-away-away dahil sa pandemic na yan. Riot dito, riot doon. Maraming buhay ang nawala.
dahil mabagal, mahina ang respond ng kanilang gobyerno. Pero guys, mabibilib ka sa Pilipinas. Sobrang galing po ni Tatay Digong. Saludo po talaga ako. Sobrang galing po ang pag-respond niya sa pandemic. Talagang ang dami po talaga guys. Hindi po tayo nagkagulo. Lahat po nakakain. Lahat po nabigyan ng ayuda. Ang ganda pa ng mga ayuda. Ang ganda ng mga laman. Kahon-kahon. Talagang mabubusog ka. Mga sustansya yung mga pagkain. May mga pera pang ayuda. Ang mga OFW, yung mga nadi-displace, yung mga pinauwi, repatriation, naka-hotel po lahat yan. Yung iba, mayroon talagang mga facilities. Yung mga sinasabi natin, mga naka-quarantine, naka-hotel po sila mga kaibigan. Ginastos po ni Tatay Digong ang pera ng bayan. Hindi po niya binulsa. Tapos, babatikusin niyo pa. Ikukulong niyo pa sa ICC. Walang hiya talaga kayo. Kaya tinan niyo sinasabi ni Attorney Tricy Cruz. Mapipilitan, masisisi mo ba ang tao? Masisisi mo ba ang tao na babatikusin ang Kuting, si Kuting? Masisisi mo ba? Hindi. Dahil wala kayong ginagawa eh. Pati noon sa Hong Kong na kinabang kami sa ayuda from the embassy, yung mga nasa Kuo, diba o? Oh, sabi ni Susan Abeles oh, pati yung nasa Hong Kong mga kaibigan, nakinabang po sa ayuda ng gobyerno. Imagine ninyo guys, Hong Kong yan. O sabi naman ni Elena Calapis, FPRRD was famous during the pandemic. Just imagine OFW around the world needs ayuda. We're given. See? Sabi ni Elena Calapis, si Elena Calapis at si Susan Abeles, during the pandemic, nasa abroad po sila. Si Susan, Hong Kong. Si Elena Calapis, Greece. Pero, nabigyan po sila ng ayuda ng gobyerno. Pilipinas yan. Oh, ganun po kagaling ang pag-respond ni Tatay Digong sa pandemic. Kaya nagpapasalamat po ako guys. Lahat kami dito nagpasalamat sa Panginoon na ibinigay sa atin si Digong, si Tatay Digong, during the pandemic. Imagine ninyo guys, ano kaya kung hindi si Tatay Digong ang naging Pangulo at naabutan tayo ng pandemic? Baka hanggang ngayon mayroon pa rin tayong pandemic. Imagine ninyo na lang guys kung iba yung naging Pangulo noon. Imagine ninyo na lang. Eh ngayon nga oh, walang pandemic. Pero mas masahol pa sa pandemic ang nangyari sa atin. Ay, grabe pala. O sabi ni Susan, no? Ang binigay is 1.5 Hong Kong. Ipakita lang yung patotoo na na-COVID patient ka. Grabe, no? Bibigyan po ng 1 Hong Kong dollars, mga kaibigan. Yan o sabi ni Susan, no? Galing, eh, no? Imagine niyo guys, oh. Pati sa Hong Kong binibigyan ng ayuda. Galing pong Pilipinas, mga kaibigan. Ibang klase, no? Kaya minsan naiisip ko, ano kaya kung ang naging pangulo noon si Mar? Ano kaya kung si Mar ang naging pangulo, no? Hindi ka bibigyan ng bakuna kung hindi ka bibigyan ng bakuna kung hindi ka dilawan. O sabi naman ni Virginia Gregorio, Sir Pudi, sabi ng hipag ko, ang swerte daw natin ni Tatay Digong, ang naging presidente natin kasi nasa US na nakatira yung hipag ko. Sabi nga niya, dami daw na... Oh, see? Totoo yan, Virginia Gregorio. Ang dami pong pumanaw sa Amerika. Totoo yan. Agree ako dyan. Kasi araw-araw kami nakasabay-bay dyan. Kasi vlogger na kami nun guys eh. Noong panahon na pandemic, vlogger na kami. Kasi 2016 pa lang guys,
nasusubaybayan na po namin si Digong. Sabi naman ni Elena Calabis, mass grave will be thanked to Tatay Digong. Hindi nangyari. Yes, Elena Calabis. Kaya nagpapasalamat po tayo. Share, iba talaga nung si Tatay Digong, mabuti na lang sa panahon na nangyari yung pandemic. Yes, I agree. Share, tama kayo. Utos po ni President Duterte na ibigay yung 1.5 ASAP sa COVID patients. Galing, you know? Magaling talaga, guys. Kasi meron po siyang decisive, eh. Meron po siyang decision, guys. Pag sinabi niya kasi, guys, sinabi niya. Ito na, kukumpare na naman natin, di ba? Eh, hindi po natin maiwasan na i-compare, eh. I-compare natin si tatay dito kay Kuting. Sasabihin nyo, iba naman si Kuting, eh. Iba naman si Digong, eh. Kaya nga, iba nga, sinabi ba namin na pareho? Lahat ng tao iiba. Lahat ng tao magkaiba. Pero ang sinasabi lang namin dito, sana man lang, ayusin niya ang pamumuno sa Pilipinas. Dahil magdadalawang taon na po, wala pang nangyayari sa atin. Sa dalawang taon na yan, ang naibigay lang niya, gulo. Ginugulo lang niya ang Pilipinas. Andyan si Tambaluslos. Andyan si Bonjing. Andyan ang mga kagwang sa kamera. Ang mga luslos boys. Andyan si Ahas. Jesus Mario Joseph. Sabi nga ni Atty. Tikiskus, ang dami nang nangyayari sa Pilipinas, pero hindi nyo man lang sinagot. Imbis na sagutin, lalo pang nang asar. Di ba? Sabi nga ni Atty. Tixi, every two hours dapat nag-a-update. Ito ha guys, sabi ni Atty. Tixi Cruz, yung panahon ni Tatay Digong, every 2 hours po, nag-a-update ang gobyerno. Every 2 hours. Kung meron pong naririnig na mga issue, ina-address ka agad ni Tatay Digong. Hindi na po niya pinapaabot ng 24 hours. Katulad kay Trililing, masyadong maingay si Trililing. O anong ginawa ni Tatay? Sinasagot ka agad niya si Trililing. Yung tatlong kagwang, maingay, anong ginagawa ni Digong? Sinasagot ka agad ni Digong. Hindi na po niya pinapaabot ng matagal. Si Santa Mama, nagkakalat sa Amerika. Anong ginawa ni Digong? Sinagot ka agad niya si Santa Mama. Kaya anong nangyari sa mga Dilawan? Nung pagdating ng election 2022, wala pong nakapasok na Dilawan. I mean, may nakapasok man iilan lang. Pero ang Dilawan po, naglaho na parang bula. Kasi po, ang ginawa ni Tatay Digong noon, kinokontra ka agad niya guys. Hindi na niya pinapalampas. Kasi nga, kailangan mong sagutin eh. Hindi mo pwedeng sabihin, ay wag nating sagutin yan, walang kwenta yan. Walang kwenta? Eh, social media ngayon. Panahon na ngayon ng social media. Ang mga tao ngayon, nakatutok na sa social media. Pag meron lang umutot dyan na mga politician, naaamoy ka agad natin. Umaalingasaw ka agad ang baho. Ngayon, pag hindi mo in-address yan, kakalat at kakalat yan, at magiging viral, doon na kayo magkakaroon ng problema. Kasi pag naging viral niya, at hindi kayo sumasagot, it's too late na. Hindi nyo na makontrol. Yes, the best po talaga si Tatay Digong. Norma Jalaba, I agree. Yan. Dito po sa Laguna, 7,000 ang ayuda. Leoneda Pakingan, I agree. Kami din, ganun din eh.
sa amin din guys, dito sa lugar namin, namigay din sila ng 8,000 ayuda.